Hello po and good morning. Kung mapapansin nyo po, sa likuran ko yung arko ng Infanta Quezon kasi nandito tayo sa probinsya ng Quezon ulit. At papasyalan natin yung mga lugar na hindi pa natin napupuntahan dun sa mga nakaraang video natin. Kaya samahan nyo po akong muli sa video na to at muli nating saksihan kung gaano kaganda ang probinsya ng Quezon. So simulan na natin ang video. Let's go! What's up? And good morning po ulit sa lahat. Time check po tayo, 11:23 na po ng umaga. Mga 30 minutes po, makakarating na tayo ng Infanta Town Proper. Puro mga naka-big bike sila, sir. Sana all. Hindi talaga nagbabago yung ganda dito sa Marilaki. Nag-take off po tayo sa Novaliches, Quezon City ng 8:45. Tapos nakarating tayo dito sa Marilaki ng 11:20. Pero sabi naman po sa forecast, maganda yung panahon dito sa Quezon. Sa Maynila umuulan. Sana maging okay yung biyahe natin. Andito na tayo sa gustong gusto kong spot ng Marilaki. Eto. Ganda ng daan na to. Grabe. View. Tari muna tayo saglit. Nagpapalit na rin tayo ng tubad na rin tayo ng kapote. Grabe, natanggal. Buti na lang hindi nahulog. Grabe naman to. Kung kailan malapit na tayo eh. Nagkaroon pa ng aberya. Buti na lang hindi nahulog yung GoPro. So ayun po, eto na siya. Dinikit ko na lang ulit. Tapos nilagyan ko na lang ng tinali ko na lang siya kung sakaling mahuhulog siya ulit. Para secure yung camera natin. Hey! Ganun po talaga sa biyahe. Expect the unexpected. Pero okay lang yan. So let's go. Tuloy lang yung biyahe. Nadaanan nyo po itong checkpoint na to, ibig sabihin malapit na kayo sa endpoint ng Marilaki Highway. Yan yung monumento. Mabuhay Infanta. I love tong gohin. Thank you.
layo nung General Lakar Bridge na pupuntahan natin para makapagpalipad tayo ng drone. Pag sinabing malapit, perfecta tayo. Pag sinabing malayo, pagkasa tayo. Alam ko yan, tansyado ko yan eh. Kakaliwa po tayo dito papuntang General Lakar. Yup. Uy, baka yung bato nun ah. Parang galaw ng manubela ko talaga. Sir, malayo pa ba yung tulay ng General Lakar? Malapit-lapit na. Malapit-lapit na? Okay. Salamat. Malapit daw. Kaya pa yan. Yun. May parang. Parang iba to. Parang hindi. Ito ba yun? Parang hindi ka na matandaan. Ito na nga yan. Pero parang hindi ako sure. Ito ang Agus Bridge, kung saan kumokonekta sa dalawang bayan ng Infanta Quezon at General Lakar. Noong hindi pa naitatayo ang Agus Bridge, bangka ang pangunahing transportasyon ng mga lokal dito. Itsura ng tulay ng General Lakar. First time ko pong nakita yung tulay na yan nung elementary pa ako, nung kumuha kami ng relief goods. Hindi ko na matandaan kung anong taon. Nung nagkaroon ng bagyo dito sa Quezon, naapektuhan yung Real Infanta at saka po itong General Lakar. At ayun na nga, gutom na po ako. Makain na po muna tayo, tapos pahingan ng konti, then alis na ulit. Palain kayo ng Diyos. Nakalabas na tayo ng Infanta. Andito na tayo sa Real. Itong ridge na to, hindi ko alam kung saan tayo makakapunta, pero bahala na kung saan tayo abutin ng pagod. Welcome 97 Poblacion 1 Real Quezon 2000. Mamaya lang makikita na po natin yung karagatan ng Real.
Pero bago ang lahat, dadaan muna ako kay Lolita. Kailangan natin ng internet. Basketball. So, yun yung dagat. Ayos ah, bago yung basketball court nila dito ah. Bye. Okay na ulit. Hindi kasi natin mapalipad ng maayos yung drone eh. Ayaw umangat. Dito po yan sa may barangay Pandan Real Quezon. Tingnan natin kung gaano maganda doon. First time ko lang din makakapunta. Medyo dalian na natin kasi aabuti na tayo ng gabi. Pupunta pa tayo ng gumaka. Quezon! Wait for me. Ito po yung magandang resort dito. Real star for sale na. Kung pupunta kayo dito, try nyo dito mga sir and ma'am. Napakaganda dyan. Siyempre may vlog tayo dyan. Bakit po sale na? Solid siguro yan. Kahit mabangga ka dyan, di ka lulusot sa kabila eh. I love Malapad. Doon tayo pupunta, sa dulo. Tingnan natin kung anong meron doon. Bakbakin na natin to kasi gabi na. Welcome to Balagbag Falls. Siyempre may vlog din tayo dito. And next na madadaanan natin yung Knock Falls naman. Knock Falls. Pasok lang po kayo dyan. Papasok ng Knock Falls. Sobrang lamig ng tubig dyan mga mamin sir. Sigurado magigising pati kaluluwa nyo. Come on.
natin mamaya yun. I-deliver tayo, baka hindi tayo makapagpalipat ng drone. Tapos sumuulan pa. Grabe pa. Lumampas na tayo. Ano nga tayo? Balik ka tuloy. Sado ako na-excite ah. Lang natin kay nanay. Nay, magandang hapon po. Saan po kaya yung sinasabi nila dito na mag-asawang bato po? Mag-asawang? Bato. Abay, doon pa. Doon pa po. Malayo pa po. Abay, malayo. Malayo. Thank you po. Makikita mo kung batong malaki doon. Tumanaw ka sa dagat, makikita mo. Malayo po yun. Opo. Thank you po. Lahat po. Malayo pa pala. Gabihin talaga tayo nito. Okay lang yan sir. Gusto mo ng adventure sir eh. Oops. Eto na ata yun. Eto na nga ba. Uy, grabe naman yun. Dulas ng bato na yun ah. Ayun na nga. Ito grabe, ang trick. Hindi ako na-inform. Ito. Off-road. Pati kang bata ka. Sorry black. Off-road pala. Check ko nga. Parang nagdadalawang isip ako. Masyado matarik. Huwag na lang. Ayoko. Grabe yung tarik eh. Kasipati natin ha. Tapos ganito pa kalalaki yung bato. Mahirapan si Black. Dito na lang tayo.
Yeah. Okay na siguro dito. Yun. Ganda. Kaso, dun siguro yung mag-asawang bato sa kabila nito. Kaso, gagawin tayo sa oras. Ang taas. Ang bahaging ito ng Real-Tignoan Road ay under construction ng DPWH kung saan magkokonekta sa bayan ng Real Quezon at Mauban, Quezon. Ayon kay DPWH Secretary Villar, ang pagsasakatuparan ng kalsadang ito ay magpapadali sa mas mahusay na interconnectivity sa pagitan ng timog at gitnang Luzon habang nagbibigay ng magandang alternatibong ruta sa mga motorista na kalaunan ay hahantong sa turismo at pag-unlad ng ekonomiya sa mga lugar na dinadaanan ng kalsada. Grabe, ang layo ng pinanggalingan natin. Doon pa tayo sa dulo. Grabe na. Dito ulit tayo nakapunta sa dulo. Pero okay lang. Dami pa naman tayong pupuntahan eh. What a view.
Amazing. Nandito na tayo sa PAMI. Sana may makita tayong motor shop na bukas. Pero magandang gabi. May motor shop kaya pa kaya na malapit dito? Ay, po, sarado na ngayon. Nawalan kasi ako ng ilaw. Ha? Bigla ako nawala ng ilaw. Tail light. Wala. Meron naman sa harap. Pasyan ka pa? Pag umaka sana ako eh. Mahiro. Kaya nga po eh. Sana motor eh. Sige po, thank you. Hindi ka dito, sa mga destination, baka alam ko din ang mga wayroom ng ganyan. Hindi po. Thank you po. Malari po parang tapo pa. Oo po. Dahil sa gantong oras ng 7:40 na ng gabi, baka wala ng motor shop na bukas. At dahil sa hindi ko rin kabisado ang lugar. At dito na nga ako napaisip kung tutuloy pa ba ako o dito na lang ako magpapaumaga at uuwi na lang ako kinabukasan. Dahil mula dito sa Real Pami, kulang-kulang nasa 4 na oras pa ang biyahe natin papuntang Gumaca, Quezon.